Prime Minister ng Japan, nakipagtagpo kay Pangulong Joe Biden sa White House noong Biyernes upang bigyang diin ang alyansa ng dalawang bansa bilang isang kontra sa isang autokratiko at agresibong China. Tinalakay ng dalawang leader ang mga hakbang upang masigurado ang peace and order sa rehiyon. Japan galit na sa China dahil nga sa pinag-aagawang Senkaku Island. Ano kaya ang susunod na hakbang ng dalawang world power countries laban sa China? Ito ang ating pag-uusapan sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga karunungan na ating pagsasaluhan. Si Suga ang kauna-unahang pinuno na dayuhan na nakipagtagpo kay Biden mula nang maupo siyang presidente. Binigyang diin ang pagpapatibay ng alyansa ng Estados Unidos bilang unang hakbang sa pagharap sa mga hamon sa buong mundo, lalo na sa China. Napag-usapan ng dalawang leader ang dumaraming pwersa ng China sa Taiwan. Nabanggit din ng Pangulo ng Estados Unidos ang isyu sa South China Sea sa naturang pahayag. Ninanais nila ang isang mapayapa at may kalayaan sa paglalayag na Indo-Pacific region. Ang Japan at Amerika ay nagkasundo at handang kontrahin lahat ng mga hakbang na gagamitan ng pwersa upang baguhin ang estado sa Indo-Pacific region. April 28, 1952, naging epektibo ang treaty sa pagitan ng US at Japan. Nakasaad dito na ang Amerika ay maglalagay ng mga base ng militar sa Japan. Handa ang Amerika sa pagdepensa sa Japan kung sakali man naatakihin nito ng ibang mga bansa. Sa pagdaan ng mga taon ay mas lumakas na ang Japan. Ito ay naging kaagapay na ng Amerika sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa Silangang Asya. Kabilang na ang pagbibigay ng assistance sa Pilipinas katulad ng mga donasyon at pagpapalakas ng sandatahang lakas ng bansa. Ang Japan ay tiniksa lalamunan ng China dahil hindi nila basta-bastang magagawa ang ninanais nito na maging hari sa Silangang Asya. Sa kadahilanang malakas ang Japan pagdating sa mga kagamitang pandigma at handa itong pumalag sa isang giyera. Kinakatakutan ng ibang mga bansa ang submarine ng Japan, ang Soryu-class submarine ay tinagurian na deadly submarine dahil sa advanced feature nito. Idagdag mo pa ang mga destroyer nila na equipped ng mga high-class guided missiles at ang kanilang sariling gawang fighter jet, ang F-2, na isang prototype ng F-16. Subalit mas maraming missiles ang madadala nito na aabot sa 13 habang ang F-16 ay siyam lang. Marami ding mga air defense system na naka-install sa Japan, kagaya ng mga missile defense system.
mayroon ding tensyon na nangyayari sa May Sea of Japan dahil sa mga pwersa ng China doon. 1895 pa lang ay hawak na ito ng Japan, subalit umusbong ang pagnanais ng China ayon sa Taiwan dahil sa mga oil reserve sa naturang lugar. Taong 1970 lang nag-raise ng claim ang China at ngayon ay nagpadala ito ng mga pwersa at kinontes ang Japan sa Senkaku Island. Ilang beses na nagharap ang China at Japan Navy sa naturang disputed island at ngayon ay nandyan na rin ang US upang tumulong sa Japan at sa mga bansang inaagawan ng China. Ang kooperasyon na ginawa ng US at allied countries nito, pati na rin ang ibang bansa na tumalikod sa China, ay isang malaking babala na kayang supilin ng pinagsamang pwersa ang China. Ano sa palagay ninyo, mga kalakbay? Kaya ba ng China na makipagsabayan sa pinagsanib na pwersang Japan at Amerika? I-comment lang sa baba. Kung may nais kang kwento, ulat o kagamitang pandigma na nais mong pag-usapan, ay huwag mag-atubiling. I-comment. Baka ito ang pag-uusapan natin sa susunod na video. Maraming maraming salamat po.